Hello guys, good afternoon, magandang hapon po sa ating lahat. Toy Moto na naman. Sana okay lang kayo, no guys, mga toy. Dito na naman tayo sa ating walang katuturang vlog. Aming ano eh, marami talaga nagsasabi na dalasan daw po mga pasaway sa kalsada eh, yung mga nakamotor. Pero ipagpalagay na lang po natin na totoo yun, na mas marami violators na nakamotor. So bakit nga ba ganun? So sa tingin ko, sa opinion ko, no, number one reason is sa dami ng motor, no, sa dami ng motor. So kung i-re-ratio mo, yung i-re-ratio mo yun, so mas maraming motor, mas maraming rider. So kahit sa simple analysis lang, no, mas maraming chance na, no, ika nga sa raffle, the more entries you send, the more chances of winning, no? So ganun yun sa palagay ko, yun yung main reason bakit kadalasan ni mga motor yung nagiging pasaway or mga pasaway. Ano, contributor din talaga yung ano, yung size niya. Kasi halimbawa sa lane filtering, kasi consider just bawal yan eh, lane filtering. So hindi naman magagawa ng four-wheel vehicle yun eh, obviously, no. So makakagawa lang nun is motorsiklo o di kaya mga bikes or maliliit, no? Kasi filter eh, sa word na filter, big sabihin may nakapwesto na sa lane niya tapos sisingit. So hindi nagagawa ng malalaking sasakyan yon. So malaking contribution ng size ng motor, dahil kaya niya, niisip ng mga rider na pwedeng gawin yon. Pwede naman, kaso hindi siya appropriate or tamang manner sa pagde-drive, no. Tsaka pinagbabawal siya, mayroong batas eh. Kaso hindi naman siya ini-implement talaga, knowing na yun yung dala mo. So you have options, no, na mga mote talaga, na yun yung term eh, kamote. Kasi hindi mo naman kayang gawin yon sa malalaki, hindi mo kayang sumingit eh. So yun yung isa sa ano, contributor din yun sa akin lang. At isa pa, a motor is very easy to use, no. Mas madali siyang bitbitin, dalhin. So mas maraming access, mas maraming tao nakaka-access, nakakapag-drive without licenses pa yung iba. Yun yung ano, yun yung pinaka ano, yung iba nagmamaneho ng walang lisensya. Kasi yung motor, pwede naman halos lahat ng tao kayang bumili, kayang mag-acquire. And there's a possibility na hindi talaga yung iba, hindi na walang lisensya, nakakapag-drive sila. Kaya yun, that would result to an accident, kasi hindi ka dumaan sa tamang proseso, wala kang training, wala kang seminar sa road safety and road rules and regulations. So isang ano yun, isang factor din yun ng dahil doon, di masasabi natin mas marami talagang involvement sa mga reckless driving yung motorsiklo. An example nga doon is yung pagka-counterflow, no? Yung pinaka-basic violation, counterflow. Kasi kakaramihan sa mga tao ngayon, wala nang pasensya. So hindi na nila kaya maghintay ng konting oras sa usad, no? Minsan mabagal din talaga eh, yung usad eh. Ah, so yung iba kahit minuto, makikita naman
stoplight, talagang nagka-counterflow, may ikot. Minsan ganun tayo. Ganun din ako eh, pag nagmamadali. So wala naman perfecto. So importante acknowledge mo yun na ganun. And alam mo sa sarili mo na dapat minimize mo yun, hindi kaya kontrolin mo yung pagkaganon mo, kasi hindi yun normal practice or good practice. Pangit yun na no practice. Inagawa lang yun pag talagang kinakailangan, marami ka nang hinahabol talaga na gagawin, hindi kaya oras mo bitin na talaga. So but it does not justify that, no, hindi talaga pwede pagbawal lang ano natin na bawal yun. So hindi ko inaano yun. So sa sarili ko, guilty ako sa ano na yun, sa part na yun, no. And so yung nga, no, siguro yun lang yung ano, siguro yung ano. Tapos isa pa may point din na gusto kong ma-express, no, is yung laging pagtatag sa mga nakamotor, nakamote, no. Kasi totoo naman talaga na may mga kamote rider, pero hindi talaga lahat. And unfair yun sa mga matitinong riders. Pero ika nga, iisa lang yung ano eh, iisa lang yung grupo. So madadamay talaga yung iba. So accepted naman talaga yun. Ang problema lang is We have to think about it. Lalo na kung rider ka, imbis na i-consider mo yun as negative impact, di ba? Dapat challenge din yun, no? To influence other riders na gumawa o kumusta ng ayon sa kalsada. Kasi nadadamay yung iba eh. Tapos same way goes to the drivers, no, sa mga four wheel drivers, kasi meron din namang mga nakakotse or nagdadala ng mga four wheel vehicle na nangangamote rin. So kaso yung nga sinasabi ko, limited lang yung chances nila, kasi malaki sila eh, malaki yung kaha eh, malaki yung sasakyan eh. So limited lang yung ano nila, yung options na to do. Hindi sila makakapagsingit, hindi sila basta-basta nakakaliko ng maniobra ng agad-agad. So yun eh. So hindi talaga, so bihira lang yung ano, wave na swerving na ganun na kuan, kasi na nagagawa lang yun ng mga ano eh, maliliit na sasakyan. Respeto pa rin kasi mga pinagdadaanan din lahat tayo. Meron tayong kanya-kanyang mga pinagdadaanan sa araw-araw. Meron tayong mga reasons bakit natin ginagawa yung mga bagay sa paligid natin. May mga effect din mga nasa paligid natin kung sa mga actions natin. So kahit nakagawa sila ng mga mali, let's give them respect pa rin, no. Kasi huwag natin pairalin yung galit o yung paghuhusga, kasi hindi natin alam yung totoong storya eh. Kahit alam natin nagkamali sila, pero consider pa rin natin na meron silang mga reasons behind that, and we have no right to judge them. So yun nga, it's all about respect lang. Kamali tayo lahat eh, tao lang po tayo lahat. So respeto lang, kasi darating yung araw na tayo rin ay magkakamali na gaya ng pagkakamali na ginagawa ng iba. So respect lang mga toy, mga guys. So much for that, no. So marami na tayong nasabi ng puro seryoso na lang eh. Malapit na tayo sa ating ano, patutunguhan. So sana meron kayong mga konting napulot na aral. So mga toy, yun na nga, umabot na tayo sa dulo.
short video lang to eh, pero para meron lang naman tayong ano, may share mga konting ka, hindi naman ano, hindi naman kailangan na full of wisdom ka talaga. Purely opinion lang naman po yun mga toy, so it depends on your ano, kung accept nyo, kung pikinig kayo, argue nyo, it's okay, walang problema po sa akin. And siguro I have to end the video here, ay medyo madilim na. Thank you kung nakabot ka sa point ng video ngayon, kung nakabot ka sa pagpanood, salamat sa pagpanood. And sana maging safe tayo lahat palagi. Ride safe sa mga riders. And God bless. This has been Toy Moto. Peace.